Matagal din na panahon bago dumating ang kasaysayan kung saan ang isang magkasamang grupo sa isang partido ay nanalo. Pinatunayan ng sambayan ng Pilipino, 31 milyon katao ang talaga namang pumabor at bumuto para sa Tambalang Unity Team. Nanalo at nagwagi si BBM bilang pangulo at si Sara Duterte bilang pangalawang pangulo. Marami ang nagulat sapagkat sa ngayon ang plataporma ni BBM ay nais niyang gawing 20 na lamang ang kilon ng bigas. Marami ang nag-aangat ng kilay, marami ang nagtatanong, marami ang nangungutya. Pero tika, hindi pa man umuupo ay parang gusto na natin mangyari ito. Siyempre natural, dadaan ito sa proseso. Pero kung ating babalikan ang kasaysayan, noong panahon ni Pangulong Marcos, 3 piso katumbas ng dolyar ng Amerika. At mura ang bigas noon sapagkat hindi tayo umaangkat sa ibang bansa. Ang pinagkukunan natin ay ang ating mga magsasaka. Ipinalaganap ang programa ng Green Revolution Program at Masagana 99 na nagtulak upang mapalakas ang agrikultura ng ating bansa. Ito marahil ang naging pundasyon ng isang Bongbong Marcos kung bakit naisip niya na gawing 20 pesos ang bigas sa hinaharap. Hindi man ito mangyayari sa pagkaupo niya. Pero siyempre, pag-aaralan ito at idadaan sa proseso. Sa aking palagay, dahil sa eksperyensya at nakita niya sa kagalingan ng pamamaraan ng kanyang ama, marahil ito ang kanyang kukopyahin. Ang pamamaraang ipinakita ng isang Ferdinand Marcos kung paano mura ang bigas noon ay siya niyang kukopyahin sa ngayon. Sa katunayan, isa sa kanyang plataforma de gobyerno ay may saayos ang Rice Tariffication Law. Ito ang batas na sa halip na tumulong sa ating magsasaka ay lalo lamang nagpabigat sapagkat lumakas ang importation ng bigas na siyang naging karival at kakompetensya ng ating mga magsasaka. Naging mura ang bigas na mula sa ibang bansa kung kaya't hindi na makahabol sa presyo ang ating mga magsasaka. Pero nagtataka kayo bakit mura ang bigas, mahal naman sa merkado. Yan ang kumikita lamang ang ating mga middleman. Pero sa proyektong ito, sabi pa nga ay panoorin natin, tingnan muna natin. Hindi pa nga nakakaupo ay nag-iinit na tayo. Pero ako naniniwala na ang kakayahan ng isang Bongbong Marcos ay sadyang kakaiba. Alam kong kayang-kaya niyang gawin ang kanyang mga pinaplano sapagkat ang kanyang sarili ay hinubog sa karanasan na iminulat ng kanyang ama nung ito ay naninilbihan bilang pangulo. Ang sa akin lang, medyo nagdududa ko at agam-agam sa patuloy ng mga kilos protesta sa lansangan. Tila ito ay magpapabagal sa pag-usad ng ekonomiya, nandyan pa ang pandemya. Naway magkaisa na lang ang sambayan ng Pilipino. Ito ay mandato ng mas higit na nakakarami. Tingnan natin. Pero kung sakaling hindi naman matupad, saka tayo magbigay ng reaksyon. Hindi yung tila hindi pa nga nakauupo ay nagre-react na tayo. Di ba mga chong? Di ba mga chang? Alam kong marami ang mambabasa akin sa vlog na ito. Pero sana'y unawain ninyo ang aking mensahe. Higit na, tingnan muna natin ang mga plano at programa ng Unity Team na kanilang inilatag sa panahon ng kampanya. Tingnan natin kung ito nga ba ay may kakayahang gawin ang kanilang mga inialok sa atin. Pero sa aking pananaw, tulad ng sinabi ko, dahil ang isang BBM ay hinubog sa panahon at talaga namang puno ng karanasan nang mamulat siya sa kanyang ama bilang pangulo ng ating bansa at ang isang Sara Duterte na nakita naman natin na magaling na mayora ng Damaw at siyempre hinubog din sa panahon ang kanyang ama
sa panunungkulan bilang Pangulo. Marcos Duterte, isang bagong mukha, bagong pag-asa ng sambayan ng Pilipino. Ikaw, kaibigan, naniniwala ka ba dito? Comment lang below at babasahin ko yan sa aking vlog. Bueno mga kaibigan, ako po si Taong Gala. Kung nagustuhan mo ang aking punto de vista sa vlog nito, mangyari lamang bigyan mo ako ng malaking share, hug. At syempre, pindutin mo na ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod kong mga video. Sa muli, kung hindi mo gusto ang aking vlog, maglagay ka lang ng opinion, kaibigan pa rin tayo. Magandang araw mga kaibigan. Mabuhay po tayo. Yeah.